dito na po ba talaga tayo titira? Oo, anak, wala na kasi tayo ibang matitirhan. Pero pag nagkaroon ng trabaho si nanay, magkakaroon tayo ng mas maayos sa tirahan. Talaga po? Oo naman, kaya magpapakabait ka ha. Kailangan natin magtulungan. Kung nabubuhay lang po si itay, di po tayo maghihirap ng ganito. Alam mo anak, wala man ang tatay mo, nandito naman ako para alagaan ka. Diba? Oh, tama ng drama. Nagugutom ka na, no? Tara, napunta na tayo sa loob. Teka! Anong ginagawa mo dito sa pinaglalaruan ko? Bakit? Sa iba to para pansin mo ako? Aba, ang tapang mo naman ah. Eh ngayon lang naman kita nakita sa lugar na ito. Ang sungit mo naman! Eh kamukha mo lang naman yung kambing na nagkalat doon. Anong sinabi mo? Amo kang kambing! Anong sinabi mo? Tunga mukha kang bakit. Tignan mo yung mga sungoy mo. Bakit? Totoo naman ah. Kaya ka nga lagi napapagalitan ni Aling Disenya kasi di ka naliligo. Huy, huwag ka maingay. Mamaya may makarinig pa dito. Ah, sige na. Pakakainin pa kita. Este, ano ah. Pakakainin ko pa yung mga alaga namin kambing. Bye-bye. Kambing! Baka! Erika! Bakit gusto mong sumama sa amin mamaya? Sa bayan? Balita ko kasi pailawan na daw yung Christmas tree. Diba nga? Oo. Huwag kang mag-alala sa pamasahe. Sagot ni Danny yan. Wow! Diba ang sagot ko? Pag-usapan na natin, maghahati tayo sa pamasahe ni Erika. Naku, huwag na kayo magtalo. Hindi naman ako sasama at walang kasama si Inay sa bahay. Ay naku, te. Ipagpapaalam ka namin kay Aling Sally. Sigurado naman ako papayagan ka, no? Kasi kami yung makakasama mo. Yes. Marami akong ginagawa, kaya kayo na lang dalawa. Bahala ka. Kasama si Justin. Te, kapag di ka sumama, magtatampo talaga kami sa iyo. No. Sige na nga, sasama na ako. Ay, talaga? Sabi ko na nga ba, hindi mo kami matitiis eh. Kaya mahal na mahal ka namin. Sure naman, yes. Gusto mo, samahan ka pa namin. Pagpaalam kay Aling Sally. Naku, wag na at baka lalo akong hindi payagan ni Inay pag nakita yung pagbumukha ni Danny. Wow. Sumuko. Kali na to ha. Sige ah, magpapaalam na ako ha. Sige. Ay. Ay. Bogi na na tayo, bogi. Nay! Nay, nandito na po ako! Nay! Nay! Nay, gising na po! Nay? Nay! Nay! Diba, tutupadin pa natin yung mga pangarap natin. Nay, Nay, gumising ka naman. Nay, gumising na po. Nay, hindi pa natin natutupad yung mga pangarap natin. Nay, gumising ka. Nay, mahal na mahal kita, kaya gumising ka na, Nay.
Inay, kailangan ko na pong umalis para tuparin ang mga pangarap natin. Sabi mo nga, kailangan ko magpakatatag at lakasan ng loob. Sapagkat saan man ako naroroon, kasama ko ang Diyos. Babalik ako rito. Ipinapangako ko. Kailangan mo na ba talaga umalis? Di ba pwedeng sa isang linggo na lang? Ayaw ko man, pero kailangan. Kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho para matupad yung pangarap namin ni Inay. Naiintindihan ko, pero sana huwag mo akong kalimutan. Mamimiss kita, Erica. Hindi din naman kita makakalimutan. Tsaka hindi pa naman ito yung huli nating pagkikita. Siyempre, kung makakapagtapos ako ng pag-aaral at magiging successful ako, siyempre dapat ikaw din. Merla, ang ganda mo, parang lupa. Lubak, lubak. Erica! Tara na, hinihintay na tayo ng sasakyan. Ay, may pagano. Sana ako rin. Ah, gusto mo. Halay, papayakap kita dun sa aso. Bad mo naman. Mag-iingat ka dun, ha? Sige na. Alis na ako, baka magalit pa yung driver. Anong gagawin mo ngayon, Erica? Huwag mong sabihin. Dadagdagan mo na naman yung mga trabaho mo. Kami nga ni Merla. Tumutulong lang dun sa karinderya ni Inay. Hindi na talaga kaya ng beauty ko. Nakakapagod. True. Kailangan ko na kasi talaga. Malapit na kasi yung deadline para sa bayaran dun sa graduation. Grabe, Erica. Senior high ka pa lang. Ang dami mo ng racket. Grabe ka. Pagsasabay mo yung pag-aaral at pagtatrabaho, madadagdagan na naman ang isa yung mo, be. Hindi ka na papagod. True. Kakayanin ko naman para sa pangarap namin ni Inay. Tsaka isa pa, maswerte ako kasi naging kaibigan ko kayo. Tingnan nyo ha, nakikituloy ako kay na Merla. Tapos, sinanggap ako ng nanay mo sa trabaho. Alam mo naman, di ba ang magkakaibigan nagtutulungan? True. Tama yan si Danny. Lagi ngang malinis ang bahay namin gawa sa'yo. Maaf. Hey, nako, buti na lang talaga. Pilit natin si Erica. True. Para naman makapag-relax ka sa dami-dami mong ginagawa. Buti na lang talaga, maganda ka. Hindi halang tayong haggard kasi hindi ka tulad nung isa dyan. So, anong gusto mong iparating na kahit wala pa akong ginagawa, haggard na ako?
Don't be sa bibig mong amoy kanal lang galing yan. Magsitigil na nga kayong dalawa. Mas mabuti pa tayo mag-picture na lang. Tapos, kain tayo sa may kanto. Sige. Basta si Danny sa gitna para alam mo na. Ah, ganun. Una. Kasi ka talang mabae kayo. Magsitigil nga kayo. Ang tanong ay sino magpipicture sa atin? Oo, oh, ito yung cellphone ko. Sino magpipicture? Sino magpipicture? Yung cellphone. Ah, yung cellphone. Ay, hindi lang talaga taga-picture yung mahanap ko. Destiny ko rin pala. Ay, nako. Parang namang aso. Naglalaway kasi nakita ng puto. Grabe naman. May kunting laman naman, oh. Excuse me, kuya, pwede po ba akong magpa-picture? Ay, este, pwede niyo po ba kaming picturean? Tagal na natin hindi nagkita. Hello. Nakatapos lang ng kulitan. Ikaw ba? Ah, sinamahan ko lang sila. Nag-uuli-uli kami. Sobra kasing hassle ng mga school breaks, kaya nag-enjoy kami ngayon. Kamusta po daw? Ayun, sa awa ng Diyos, nakatanggap ako ng scholarship. Tapos, natulong ako sa karindire ni na Dani. At may mga iba pa akong racket. Nakikituloy ako sa bahay nila. Ay, salamat. Naalala mong may kasama ka. Kala nga namin, invisible na kami dito. True naman, yes. Para kayo may sariling mundo. Grabe ka, hindi ko akalain. Magtatagal pala kayo ng lalaking yun. Akala ko ba si Pell First at si Pell Harder ang tag ng dalawa? Eh bakit ang nangyari? Si Pell First, si Pell Harder. Nakita ko kasi sa kanya yung malaki drama niyang galawan. Beke, drama yun. Imagination lang. Eh di sana naging pasyente ka na lang ng mental hospital at mag-imagine na lang ng opa mo. Manihimik ka nga, palibhasa, wala nagtatangka sa'yo. Ay, may pasulyap tingin. Eh di sana sinasagot na. Parang hindi nagnanakaw ng tingin, di ba? Oo nga pala. Nakalima na ako. Pero kayo ni Justine, nasa Legawan section pala. 2 years nang nanliligaw sa'yo si Justine. Wala ka bang balak sagutin? Nag-aaral pa kasi ako. Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Kasi busy ako ngayon. Baka hindi ko siya mabigyan ng time. Kakalungkot naman. Wala si Marilla. Kumusta na nga pala kayong dalawa, Erica? Sabi ko naman sa'yo, mawala ka na sa lahat ng okasyon. Huwag lang sa birthday mo. Hindi lang naman sa birthday niya ako hindi nakapunta. Ilang beses na ring wala ako kapag kailangan niya ako. Samantalang siya on the go kapag kailangan ko siya. Kapag may time kayong dalawa, mag-usap kayo. Di ba nga, pang lifetime tong friendship natin? Tara na nga, kumain tayo, dadrama nyo. Eh, teka, nasan yung kanin?
Ay, nanti kumain mo nga. Bilis, Justin. Gugutom na talaga ako. Tinola. Tinola ang uwang. Justin, baka madapa ako. Alala, hanggat na dito ako, poprotektahan kita. Sigurado akong matutuwa ka. Na-miss kita. Sorry dahil napaka-sensitive ko. Ako din. Hindi na kita na-update. Dahil marami akong ginagawa. Tapos, amin ko, nagtampo rin ako sa inyo. Sorry. Naku, ako nga dapat ang humingi ng tawad sa inyo. Kasi sa sobrang busy ko, hindi ko nasasagot yung mga text at tawag niyo. Sorry. Sorry too. Ano ba? Tawa-tawa ka. Ang ganda mo kasi Karen Lupa. Lubak-lubak. Hindi pala kumatangad. Will you be my girlfriend? Oh, tama ng drama. Nagugutom ka na, no? Tara, tapos tayo sa loob. Abi, hindi na pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Oh, ba't parang umiiyak ka? Huh? Hindi. Pawing lang to. Kilala kita pag nagsisinungaling. Nalala ko lang si nanay. Sigurado naman akong tuwang-tuwa ngayon si nanay sali sa mga narating mo. Lalo na sa napakagwapong kasintahan mo. Aalis na tayo at baka humangin pa dito. Bilisan natin. What's it like to be the one that he